Lahat ng ina ay nangangarap na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Handa silang magsakripisyo para hindi lang masira ang pinakiingatang pamilya. Pero hanggang saan nga ba kailangang tiisin ang pagtanggap sa mga pasa at sugat para lamang hindi masira ang pinakaiingatan niyang pamilya? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang gabi sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Liza. 32 years old, may isang anak at ngayon ay nagtatrabaho bilang kitchen helper dito lang din po sa amin sa Pangasinan. Papa Dudut, hilig ko talaga ang makinig ng drama sa YouTube dahil yon ang pampalipas oras at pamparelax ko. At nang ma-discover ko ang inyong channel habang nagbabiyahe ako noong nag-aaral pa lamang ako ay kayo na ang aking naging paborito sa lahat. Papa Dudut, akala ko dati ay sa mga palabas lang sa TV o pelikula ako pwedeng maiyak. Pwede rin palang mangyari yon habang nakikinig ako sa inyong YouTube channel. Karamihan kasi sa mga sulat na inyong binabasa ay talaga namang nakakaiyak at may ilan pa na nakaka-relate ako at tumatagos sa dibdib ang mga kwento mo. Kaya naman naisipan ko na magbahagi na rin ang sariling kwento ng buhay ko na sigurado po akong mag-iiwan din ng malaking aral sa ating mga ka-online. Papa Dudut, simple lamang ang aming buhay noong nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Walo kaming magkakapatid at ako ang pang-apat. Ang dalawa kong nakakatandang kapatid ay may sarili ng pamilya. Ako at ang isa ko pang ate ang pilit na iginagapang ng nanay ko para makapagpatuloy sa pag-aaral ng kolehiyo. Matagal na rin kasi kaming ulila sa tatay, Papa Dudut. Namatay siya dahil sa sakit na lung cancer noong kakasilang pa lamang sa bunso kong kapatid. Mabuti na lamang at tinulungan ng isa kong tita ang nanay ko na magpaaral sa aming magkakapatid kahit papaano. Papa Dudut, meron nga po pala akong boyfriend. Ryan ang pangalan niya. At nasa third year high school pa lamang ay magkarelasyon na kaming dalawa. Kahit paulit-ulit na binibilin sa akin ni nanay na huwag munang papasok sa relasyon habang nag-aaral pa ako, ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Dahil gwapo at mabait talaga si Ryan, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Ipinangako ko naman sa sarili ko na mag-iingat ako at hindi tutulad sa dalawang kapatid ko na nag-asawa kaagad. Kaya lang Papa Dudut, nabuntis din ako ni Ryan bago matapos ang second semester namin noong nasa first year na ako sa college. Mahal, anong meron at nakipagkita ka sa akin ngayon? Tanong ni Ryan. Tinext ko kasi siya noon na magkita kami. Malapit sa plaza. Doon ko pa lamang ipapaalam sa kanya ang tungkol sa ipinagbubuntis ko. May gusto kasi akong sabihin sa iyo, mahal. Kinakabahang wika ako naman kasi hindi ko rin alam kung paano yon ipapaalam sa kanya. Ano yun at parang kinakabahang ka dyan? Nagtatakang wika ni Ryan. Ryan, mangako ka muna na kahit kailan, hindi mo ako iiwanan. Pakiusap ko sa kanya. Alam mo ang weird na mga sinasabi mo. Ang wika naman niya. Gusto ko lang munang marinig mula sa'yo na hindi mo ako iiwanan. Kahit na kailan. Mahirap ba yun? Medyo naiiyak na sabi ko. Bumuntong hininga muna si Ryan bago nagsalita. Okay, sige, nangangako na ako. Hindi kita iiwan kahit kailan. Kaya sabihin mo na kung ano pa man niyang gusto mong sabihin sa akin, ang wika niya. Bubuntis ako? Nauutal na tugon ko. Nakita ko ang pamimilog ng mga mata ni Ryan kasunod ang bigla niyang pagtahimik. Eh bakit bigla ka na lang natahimik dyan? Tanong ko.
Hindi ko na noon nagustuhan ang pagtahimik niya. Sigurado ka bang buntis ka talaga? Siya naman ang nagtanong. Oo, eto, tingnan mo tong pregnancy test kit na ginamit ko. Dalawa pa yan at parehong positive ang lumabas. Sagot ko naman ay pinakita ang hawak kong PT na parehong may dalawang guhit na pula ang resulta. Nang makita niya yon ay muli siyang natahimik. Ryan, ano na? Tatahimik ka na lang ba dyan? Naiiyak ng wika ko. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari to. Ipalaglag natin ang nasa tiyan mo. Liza, ang wika niya na kinagulat ko. Nababaliw ka na ba? Bata tong nasa tiyan ko, Ryan, pagmamatigas ko. Pero malamang dugo pa lang naman yan, di ba? Hindi pa yan buo, giit pa niya. Eh gago ka pala eh. Kahit na hindi pa buo tong nasa tiyan ko, anak pa rin natin to. Wala ka na ba talagang konsensya? Naiiyak na sabi ko. Hindi mo kasi naiintindihan. Hindi pa ako pwedeng magkaanak dahil hindi pa ako handa. At kapag nalaman ng mga magulang ko ang tungkol dyan, siguradong hindi nila ako susuportahan sa mga pagpapalaki ng batang yan. Mataas na boses na sabi niya. E di magtulungan tayong dalawa. Kakayanin naman natin to basta magkasama tayo, Ryan. Suhestyon ko naman. Pero hindi pa nga ako handa. Yon ang point ko, giit pa niya. Hindi ka pa handa pero ilang beses mo akong pinilit na magpagalaw sa'yo. Ang gago mo talaga, Ryan. Basta eto ang tatandaan mo. Ipapaalam ko pa rin sa mga magulang mo ang tungkol dito sa batang dinadala ko. Tugon ko sa kanya habang naluluha na ang mga mata ko. Papa Dudut, kahit na ilang beses kaming nagsigawan ni Ryan ng oras na yon, ay napilit ko rin siyang panagutan ang batang dinadala ko. Sa bahay muna namin kami pumunta upang ipaalam kay nanay ang tungkol sa pagbubuntis ko. At kagaya ng inaasahan ko ay umiiyak si nanay dahil sa sama ng loob niya sa akin. Pati na rin si tita. Pero dahil mabait sila pareho ay kagad din nilang natanggap ang nangyari sa akin, lalo na nang sabihin ko sa kanila na pananagutan naman ako ni Ryan. Papa Dudut, nasa ibang probinsya naman ang mga magulang ni Ryan. At tanging kuya na lamang niya na nagtatrabaho ang kasama niya sa bahay. Una naming pinalam sa kuya niya ang tungkol sa pagbubuntis ko at wala itong masyadong kinomento dahil may sarili na rin naman daw na pag-iisip si Ryan. Nasa mga magulang na lamang daw nila ang desisyon kung magpapatuloy pa ba si Ryan sa pag-aaral o hihinto na lamang. Papadudot ng tawagan nga namin ang mga magulang ni Ryan at ipaalam sa kanila na magkakaanak na kaming dalawa ay ramdam ko ang sama ng loob sa kanilang mga boses. Sa huli sinabi nila na pwede silang tumulong-tulong sa mga gastusin sa pagbubuntis ko pero hindi na nila patutuloyin pa ng pag-aaral si Ryan. Papa Dudut, doon na rin ako kina Ryan tumira hanggang sa makapanganak ako. Umalis na rin doon ang kuya niya pagkalipas ng 2 taon dahil nabuntis nito ang girlfriend nito. At sa totoo lang po ay hindi naging madali ang buhay namin ni Ryan, lalo na at pareho kaming hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Umi-extra-extra lamang kasi si Ryan na waiter sa mga maliliit na restaurant dito sa amin. At ako naman ay kumukuha ng mga isda na ginagawa kong tinapa bago inilalako sa mga kapitbahay namin, Papa Dudut. Habang tumatagal na nagsasama kami ni Ryan, ay mas lalo pa ang paglaki ng mga gastusin. At habang lumalaki ang mga gastusin ay mas nagbabago ang ugali ng asawa ko. Nawala ang mabait at maalaga na Ryan na nanligaw sa akin noon. At sa halos 10 taon na pagsasama namin, bilang mag-asawa sa bahay nila ay madalas ay mura, sigaw at suntok ang natatanggap ko mula sa kanya. Lalo na kapag mainit ang ulo niya o kaya ay nalalasing siya. Hindi rin siya madalas na nag-aabot ng panggasto sa bahay kaya naman
Nahihirapan ako pagdating sa mga gastusin. Umahaba na rin noon ang listahan ng utang namin sa tindahan. At may mga oras na hindi na kami pinapautang pa pero nakikiusap ako na pagbigyan kami dahil wala talaga kaming kahit na anong kakainin noon. Mabuti na lamang at mabait ang may-ari ng tindahan sa amin at pinagbibigyan kami na makautang ulit dahil naaawa raw sila sa anak kong babae kapag ito ang pumupunta sa tindahan nila. Kaunti na lang at matatapos ko na rin tong mga kinakaliskisan kong isda. Bulong ko habang busy ako sa pagkakaliskis ng mga isda. Anong hapunan? Ang boses na yon ay si Ryan na kakauwi lang sa bahay. Mahal, nandiyan ka na pala. Sandali lang at inutusan ko muna si Maya na mangutang ng bigas at sardinas sa tindahan. Ang wika ko na binitawan muna ang mga isda at naghugas ako ng kamay. Kakalabas lang din noon ng bahay ng anak namin para muling mangutang sa tindahan. Ibig sabihin ni wala ka pang sinaing para sa hapunan? Mataas ang boses ng wika ni Ryan. Pasensya na mahal. Hindi ko kasi napansin na wala na pala tayong bigas kaya ngayon ko lang nautusan ang anak natin. Dispense ako sa kanya. Ano ba namang klaseng buhay ito? Uuwi akong pagod sa trabaho tapos wala pa akong dadatnan na pagkain dito sa bahay. Oh, laban mo tong uniform ko dahil kailangan ko yung bukas ng tanghali. Ang wika niya bago halos ibato sa akin ang hinubad niyang uniform. Hindi na lamang ako umimik para hindi na lumaki pa ang pagtatalo namin, Papa Dudut. Kaya lang nang mahawakan ko ang uniform niya ay kaagad kong napansin ang pulang marka sa may kwelyo noon. Napalunok kaagad ako at kaagad na bumilis ang tibok ng puso ko nang amuyin ko ang uniform na yon. Amoy pabango na pambabae ang pumasok sa ilong ko. Ryan, lipstick ba tong nasa kwelyo ng uniform mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Ano ba yung sinasabi mo? Inis naman natura niya. Etong pulang marka sa uniform mo, lipstick ba ito? Saka bakit parang amoy pamabaing pabango tong nakadikit dito? Aminin mo nga sa akin, nang bababae ka na ba? Muling tanong ko sa kanya. Liza, huwag mo akong simulan ha. Pagod ako sa trabaho at gutom na, bulyaw niya sa akin. Eh bakit hindi mo nalang sagutin ang tanong ko kung nang bababae ka o hindi? Ryan, saan ba ako nagkulang? Binigay ko naman sa iyo ang lahat, hindi ba? Ginawa ko ang lahat para sa iyo. Pero ano to? Bakit kailangan mo pang mambabae? Pagagulhol ko dahil labis na akong nasasaktan noon. Hindi ka talaga titigil sa kakadrama at bunganga mo dyan? Ang wika niya kasunod ng malakas na paghablot sa buhok ko. Aray Ryan, ang buhok ko. Nasasaktan ako. Bulalas ko. Pilit akong nagpumiglas pero hindi niya ako binitawan kaagad. Mas sumigpit pa ang hawak niya sa buhok ko. Masasaktan ka talaga sa akin dahil dyan sa kartehan mo eh. Sigaw niya kasunod ang malalakas na sampal sa magkabilang pisngi ko. Hindi ko na yon nailagan pa dahil sa pagkakasabunot niya sa buhok ko. Halos mahilo naman ako nang sa wakas ay huminto na siya sa pagsampal sa akin. Ito ang tandaan mo Liza ha. Magdrama ka pa sa akin ng ganyan, iiwanan talaga kita. Iiwanan ko na kayo ng anak mo. Pagbabanta pa niya sa akin. Papadudutuluyan na nga pong nawala ang Ryan na nakilala ko dati. Ang Ryan na mapagmahal at maalaga sa akin. Nagsimula talaga siyang magbago noong nagsama na kami sa iisang bahay. Noong nagbubuntis pa lamang ako ay palagi lamang akong nasa bahay habang siya naman ay umi-extra pa lamang na barker noon sa mga paradahan ng jeep malapit sa amin. Papadudot, mas hirap kami sa pagbabudget noon dahil ang kuya naman niya ay hindi rin masyado nag-aabot ng pera na panggastos. Kumbaga ay sari-sarili lamang kami ng gastusin sa loob ng bahay. Kapag nagpapadala naman ang mga magulang niya ng pera ay madalas yung gastusin ni Ryan sa bisyo niya kagaya ng alak at sigarilyo. At kapag naubos na ang pera niya ay muling magiging mainit ang ulo niya at madalas na ako ang pinagbubuntunan niya.
Nang unang beses niya akong masakta noon ay muntik na akong makunan dahil sa malakas na pagkakasampal niya sa akin na ikinatumba ko sa sahig. Lasing siya noon at pilit na kinukuha mula sa akin ang natirang pera na bigay ng nanay ko. Mabuti na lamang at nandoon ang kuya niya at kaagad akong isinugod sa ospital. Kaya nailigtas ang baby ko. Papadudot, mas lumala nga ang pananakit niya habang tumatagal na magkasama kami sa iisang bubong. Pero natitiis ko naman lahat ng pananakit niya basta hindi niya lamang kami iiwanan ng anak ko. Basta buo kaming pamilya na nakatira sa iisang bahay. Papadudot, doon ko na realize na hindi talaga siguro nagbago si Ryan. Yun talaga siguro ang totoong ugali niya. Nagsuot lang muna siya ng maskara at nagpanggap na mabait para makuha ang loob ko. At magawa siyang mahalin ng sobra noong nag-aaral pa lamang kami hanggang ngayon na nagsasama na kami. Papadudot, kahit na ilang beses kong awayin at paaminin si Ryan tungkol sa hinala ko na pambababae niya ay hindi siya umamin. Pero hindi naman niya kailangang gawin yon dahil malakas talaga ang kutob ko na tama ako. Bukod kasi sa mga marka ng lipstick na nakikita ko at pabango na pambabae na naamoy ko sa uniform niya ay may nakikita rin ako na chikinini sa may leeg at dibdib niya kapag sando na lamang ang suot niya sa bahay. Sa point na yun ay sigurado na ako na tama talaga ako. Minsan ay muli ko siyang kinumpronta tungkol sa bagay na yon pero kagaya ng dati pasa at sugat lamang ang ibinibigay niya sa akin bilang sagot. Kasunod ang pananakot na iiwanan niya kaming mag-ina kapag hindi pa ako tumigil sa pang-aaway ko sa kanya. Papadudod, hindi ko alam kung hanggang kailan ko titiisin ang ginagawa niyang pananakit sa akin. Basta gagawin ko ang lahat para lamang hindi masira ang pamilya ko. Yun naman ang labis na pinag-aalala sa akin ng nanay ko. Hindi ko sinasabi sa kanya ang tungkol sa pananakit sa akin ni Ryan dahil ayokong masira ang pagtingin niya sa asawa ko, pero kahit na hindi ko yun sabihin sa kanya, ramdam ko naman na alam niya ang tungkol sa sitwasyon ko bilang asawa ng lalaking pinakasalan ko. Kumusta ka ba dito, anak? Alam mo, minsan nakakatampo ka na talaga. Dalawang sakay lang naman papunta rito, pero hindi mo man lang ako madalaw. Ang wika ni nanay nang dumalaw siya noon sa bahay namin. Maayos naman po ako. Pasensya na rin po at medyo busy lang po talaga ako dito sa bahay. Mahirap po kasing gumawa ng mga tinapang bangus. Tugon ko naman. Nako, sinabi mo pa. Totoong matrabaho ang paggawa ng tinapa lalo na sa malalaking isda. Pero teka, 2 buwan pa lang nang huli tayong nagkita, pero bakit parang ang laki ng pinayat mo? Magtapat ka nga sa akin, tinatrato ka ba ng maayos dito ng asawa mo? Pag-uusisa pa niya. Siyempre naman po, hindi naman po ako tatagal dito kung hindi maganda ang pagtrato niya sa akin. Pagsisinungaling ko. E ano yung mga pasamo sa braso? Meron ka din yan sa may binti mo? Muling tanong niya. Ano po, nahulog po ako sa hagdanan? Tugon ko naman. Paano kang mahuhulog sa hagdanan? Eh wala namang pangalawang palapag tong bahay ninyo. Pag-uusisa pa ulit ni nanay. Ang ibig ko pong sabihin eh, hagdan po sa labas nung tumawid ako sa may tulay. Nakunay, minsan lang po kayong madalaw dito pero ang dami-dami nyo ng tanong at mga napapansin sa akin na hindi maganda. Muling pagsisinungaling ko naman. Ay na nga eh, minsan na lang kitang madalaw, hindi ka pa nagsasabi sa akin ng totoo. Para namang hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Liza, nanay mo pa rin ako at pwede mo pa rin akong lapitan at sabihin sa akin ang kahit na anong problema mo. Malumanay na wika ni nanay. Ayos lang po talaga ako dito kaya wala kayong dapat na isipin. Mabait po ang asawa ko at inaalagaan niya po kami ng mabuti ni Maya. Kaya wag na po kayong mag-worry sa amin. Lalong-lalo na po sa akin kasi kaya ko po ang sarili ko. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Papadudot, wala talaga akong ibang pinagsasabihan ang tungkol sa pananakit na ginagawa sa akin ni Ryan. Malapit naman kami ng nanay ko sa isa't isa pero
Mula nga nang magsama na kami sa isang bahay ni Ryan ay never ako nagkwento sa kanya ng kahit na anong naging problema ko. Palagi kong ipinapakita na ayos lamang ako at masaya kahit na ang totoo ay nahihirapan ako. Papadudod, sa totoo lang din kasi ay nagigilty pa rin ako dahil hindi ko nagawang makapagtapos ng pag-aaral kahit halos igapang na niya kaming magkakapatid para lamang makapagpatuloy kami at walang huminto sa amin. Hindi po siya nagkulang sa pagpapaalala na huwag muna kaming makikipagrelasyon at mas lalong mag-aasawa ng maaga. Oo, sumama ang loob niya nang malaman nila ni Tita ang tungkol sa pagbubuntis ko. Pero saglit lamang yung nangyari. Ayaw pa nga sana niya na umalis ako ng bahay at sumama kay Ryan dahil hindi niya naman daw ito lubusan pang nakikilala. Pero ayoko na rin na maging dagdag pabigat sa kanya kaya nagpumilit na rin akong umalis sa amin at sumama kay Ryan dito sa bahay niya. Papadudod, sobrang bait po ng nanay ko kaya ayoko nang bigyan pa siya ng alalahanin. Kapag nagkikwento ako ng totoong nangyayari sa akin ngayon ay mas okay nang alam niyang maayos ang buhay ko. Kasama ang anak ko at partner kong si Ryan. Kilala ko kasi si nanay, kapag nalaman niya na hindi maganda ang lagay ko sa piling ng asawa ko ay gagawa siya ng paraan para mapaghiwalay kami. Yon ang ayokong mangyari. Gusto ko kasi ng isang buong pamilya kaya kahit nasasaktan na ako ng pisikal at emosyonal ay hindi ako bibitaw sa relasyon namin. Kaya lang ay may mas mabigat pa pala na pagsubok na darating sa buhay ko. Matagal ko na rin namang alam na may ibang babae talaga ang asawa ko, pero ang hindi ko inaasahan ay yung dadalhin niya yung babae sa mismong bahay namin, Papa Dudut. Ang kapal din talaga ng mukha ninyong dalawa. Nasabay pang humarap sa akin ngayon. At ikaw, Ryan, hanggang kailan mo ba talaga gagawin sa akin to? Ang saktan ako ng paulit-ulit. Umiiyak na wika ko nang makaharap ko silang dalawa. Pwede ba? Huwag ka na nga magdrama dyan. Umalis ka na dyan sa daraanan namin at ipapasok ko na itong mga gamit ni Giselle. Bulyaw pa sa akin ni Ryan. At dito mo pa talaga ititira yung babae mo, Ryan? Paalisin mo yan. Kung hindi, ipapabarangay ko talaga kayo pareho. Pagbabanta ko naman. Subukan mo lang gawin yan at mawawalan ng trabaho si Ryan. Sigaw ng kirida ng asawa ko na si Giselle. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ko. Anak lang naman ako ng manager sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Ryan. At isang beses pa na paalisin mo ako dito, siya naman ang papaalisin ko sa trabaho niya. Dahil kayang-kaya ko namang buhay na mag-isa ang anak namin eh. Tugon niya. Anak ninyo? Hindi mapaniwalang muling tanong ko. Oh my God! Hindi mo pala alam, buntis ako at si Ryan ang ama ng dinadala ko. Nakangising sabi ni Giselle. Totoo ba yung sinasabi niya, Ryan? Ang baling ko sa asawa ko. Oo. At habang hindi pa nanganganak si Giselle ay dito muna siya titira sa bahay. Kailangan kasi niya ng makakasama sa bahay. Seryosong sagot naman niya. At gagawin mo talaga akong tagabantay ng babaeng yan? Pagsasamahin mo kami sa isang bahay ng kerida mo? Napakawalang yamo talaga kahit kailan, napakahayop mo. Sigaw ko sa kanya bago ko siya pinaghampas sa may dibdib niya. Pero kagad niya rin hinawakan ang mga kamay ko. Kasunod ang malakas na pagtulak sa akin na dahilan para bumagsak ako sa may sahig. Binabalaan na kita, hindi ba? Subukan mo pa akong saktan, lalo na tong si Giselle. Mababasa nga talaga ang mukha mo sa akin. Kung ayaw mo makasama dito si Giselle, umalis ka na sa pamamahay ko. Naintindihan mo ba yun, Liza? Umalis ka na rito kung guguluhin mo lang kaming dalawa. Bulyaw pa niya sa akin. Papadudot, tanga na kung tanga, pero hindi po ako umalis ng bahay ni Ryan kahit dinadala niya na doon ang kabit niya na ipinagbubuntis pa ang magiging anak nilang dalawa. Sobra ako nasaktan sa ginawa sa akin ni Ryan ng araw na yon. Emotionally and physically po, pero nanatili pa rin ako sa bahay niya at tinayaan ko na maging housemate kami ng babae niyang si Giselle. Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, ay umaasa pa rin ako na babalik ang dating Ryan na nakilala ko.
yung dating Ryan na minahal ko. Gabi-gabi akong nananalangin na sana ay magising siya sa katotohanan at maalala niya kung gaano niya ako minahal noon. Kaya nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ako susuko na maghintay sa kanya. Kahit pa nga, magpakatanga ako sa harap ng maraming tao basta para lamang sa kanya. Ayokong umalis sa bahay dahil wala rin naman akong ibang pupuntahan. Kaya tinis ko na lamang ang lahat ng sakit na pinaparamdam at pinapakita niya sa akin. Tiniis ko dahil alam ko na may magandang kapalit na naghihintay sa akin sa dulo nito. Naniniwala ko na sa huli ay ako pa rin ang pipiliin ni Raya na mamahalin at makakasama niya sa panghabang buhay. Papa Dudut, para hindi makita ng anak kong si Maya ang kababuyan ni na Ryan at ng babae niyang si Giselle ay dinala ko muna siya sa bahay ng nanay ko. Mabuti na lang at bakasyon na nila at hindi ako mamumroblema para sa magiging biyahe niya papasok sa school mula kina nanay. Nagdahilan naman ako kay nanay na may parte ng bahay namin na pinapaayos namin ni Ryan kaya baka hindi makapagpahinga ng maayos si Maya. Natuwa na rin si nanay dahil sa kanila magbabakasyon ang anak ko. Makakalaro daw nito ang mga pinsan nito na matagal nang hindi nakikita at nakakasama. Papadudod sa dating kwarto ni Kuya Ryan, magkasamang natutulog sina Giselle at Ryan. At hindi na sila nakarinig pa ng kahit na anong masasamang salita mula sa akin. Ayoko na kasi munang madagdagan ang mga pasako kaya pinilit ko na lamang na manahimik kahit napakahirap talaga. Papadudod sa bawat araw na nakakasama ko si Giselle, sa bahay ay sobrang kumukulo ang dugo ko. Lalo na kapag sabay-sabay kaming kumakain sa hapagkainan. Oo, sabay-sabay kaming tatlo. At minsan nga ako pa ang naglalaban ng mga damit nilang dalawa at sa totoo lang ay gustong gusto ko nang lagyan ng laso ng mineral water namin na iniinom. Pero sobrang pigil na pigil ako sa sarili ko dahil kahit gaano kalaki ang galit ko sa kanila ni Ryan, ay takot pa rin akong pumatay ng tao. Takot ako na magkaroon ng napakalaking kasalanan sa Diyos. Eh hanggat maaari iniiwasan ko na lamang na mag-cruise ang landas namin sa loob at labas ng pamamahay ni Ryan. Kaya lang matigas talaga ang mukha ng asawa ko at ng kirida niya. May mga oras na magigising na lamang ako ng madaling araw dahil sa ingay ng mga harutan o landian nilang dalawa. Nung una ay pinipilit kong tiisin na lamang ang mga ingay na yon kahit nababastusan na talaga ako. Hanggang may isang gabi na hindi ko na sila natiis pa at sinugod ko na sa may kwarto. Ano ba? Wala ba talaga kayong balak na magpatulog? Galit na wika ko nang bigla kong buksan ang pinto ng kwarto nila. Liza, bakit basta-basta ka nalang pumapasok sa kwarto namin? Gulat na tanong ni Ryan. Pasensya na ha, hindi kasi nakakandado itong pinto ng kwarto ninyo. Saka pwede ba kung hindi kayo makatulog na dalawa, maglampungan kayo nang wala kayong binubulahaw na ibang tao dito sa bahay? Sagot ko sa kanya. Linti ka talagang babae ka? Matapang ka na ngayon ha? Ang wika ni Ryan kasunod ang paglapit sa akin at paglapat ng malakas na palad niya sa magkabilang pisngi ko. Aray Ryan, tama na. Biglang pakiusap ko naman sa kanya. Ano, matapang ka na? Ikaw tong sampin dito sa bahay tapos eh kami pa na Giselle ang patatahimikin mong leche ka? Bulyaw pa niya kasunod ang pagsabunod sa buhok ko. Ryan, tama na nga. Nasasaktan na ako. Bitawan mo na ang buhok ko. Iyak ko pa. Mas masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi ka tumigil dyan sa pag-iinarte at pambubulaho mo. Sigaw niya sa akin. Hindi na. Hindi ko na uulitin. Bitawan mo na ang buhok ko. Muling pakiusap ko. Dapat lang dahil pamamahay ko to. At kung nabubulaho kang leche ka sa ginagawa namin ni Giselle, pues ikaw ang umalis dito. Sigaw niya kasunod ang malakas na pagtulak sa akin palabas ng kwarto. Ayan ang napapala ng mga losyang nakagaya mo. Bakit kasi hindi ka pa umalis dito ng bahay eh? Ang tigas din ng mukha mong babae ka. Halika na nga babe. Bumalik tayo sa kwarto at ilak na natin ang pinto nang hindi na tayo mastorbo ng babaeng yan.
Nakangising wika naman ni Giselle. Papa Dudut, sa totoo lang ay pwede naman talaga akong umalis na lamang sa bahay ni Ryan kagaya ng gusto nilang dalawa. Pero hindi ako papatalo sa kanila at hindi ko isusuko si Ryan kay Giselle. Alam ko na hindi naman talaga kami kasal ni Ryan, pero hanggat kaya kong ipaglaban ang pamilya ko ay gagawin ko ang lahat. Titiisin ko ang lahat basta manatili lamang kaming magkakasama. Kaya kahit nahihirapan na talaga ako sa bahay na yon kasama sila ay hindi ako umalis. Ipapakita ko sa asawa ko na ako ang dapat niyang piliin at hindi si Giselle. Hihintayin ko na ma-realize ni Ryan na ako at ang anak talaga namin ang mas mahal niya. Na kami pa rin ang pamilya na gusto niyang uwian at makasama sa pang-araw-araw. Papa Dudut, magdadalawang buwan na kaming nagsasama sa bahay nang biglang dumating si nanay kasama si Maya. Ang sabi niya ay luluwas daw kasi siya ng Maynila at ayaw niyang iwanan ang anak ko sa ibang kapatid ko, kaya idinaan na lamang niya sa bahay. Mabuti na lamang at wala noon si Giselle sa bahay at hindi sila nagkita ni nanay. Kung hindi ay tuluyan na akong mapapaamin sa nanay ko sa totoo kong sitwasyon sa bahay ni Ryan. Papa Dudut, nang makalis na si nanay ay nagsimula na rin ako maghanda ng pagkain na para sa pananghalian. Alam ko kasi na pauwi na rin si Ryan at Giselle mula sa pagpapacheck up ni Giselle. Kaya kailangan na may maabutan silang pagkain sa pagdating nila, kung hindi ay masasaktan na naman ako ni Ryan. Ayos lang na ginaganon nila ako, Papa Dudut. Ayos lang na natatapakan na talaga ang pagkatao ko. Pero ang hindi ko hahayaan na mangyari noon ay ang masaktan ang anak kong si Maya sa sitwasyon namin na yon. Nagluluto lamang ako noon sa kusina nang bigla ko na lamang marinig na umiiyak si Maya sa sala. At naabutan ko siyang pinapalo noon ng bagong dating na si Giselle, kaya kaagad kong inagaw ang anak ko mula sa kanya. Dito ko lang sa likod ko, anak, para hindi ko mahawakan ng demonyitang yan. Utos ko sa anak ko. Yan kasing anak mo, ang tanga-tanga. Kakapasok ko pa lang dito, tinampunan na kaagad ng juice ang damit ko. Galit na wika ni Giselle. Hindi ko naman po talaga sinasadya, kaya nagsorry naman po ako sa inyo eh. Umiiyak namang sabi ni Maya. At talagang sumasagot ka pang lintik na bata ka? Ikaw na nga ang may kasalanan? Sigaw pa ni Giselle. Giselle, mag-ingat ka sa pananalita mo, ha? Baka nakakalimutan mo na anak ko tong gusto mong saktan. Galit na sabi ko sa kanya. Eh kaya pala lumanaking bobay ang anak mo. Kasi ganyan ka magpakananay. Ibigay mo sa kanyang anak mo nang matuto yan ang leksyon. Utos niya na lumapit pa talaga para hilahin ang anak ko. Sabi na huwag mo nang subukan na hawakan ang anak ko. Sigaw ko kasunod ang malakas na pagtulak sa kanya. Aray! Bulalas naman ni Giselle nang mapaupo sa sahig. Noon din ay pumasok na si Ryan na kaagad na inalalayan ang kamit niya. Kahit na anong paliwanag ko sa nangyari ay kaagad niyang kinampihan si Giselle. Lintik ka talaga? Hindi ka talaga nadadalang babae ka? Ano? Gusto mo ba ulit na madagdagan ng pasamo? Sigaw pa ni Ryan. Hindi ko na noon napigilan ang sarili ko na itutok sa kanila ang hawak kong kutsilyo na akmang lalapitan nila ko. Sige, subukan mong lumapit sa akin at ibabaong ko tong kutsilyo dyan sa dibdib mo. Pagbabanta ko sa kanila. Mama, tama na po. Baka po masaktan ninyo si Papa. Umiiyak na pakiusap naman ang anak kong si Maya. Lisa, ibaba mo yung kutsilyo na hawak mo. Biglang huminahon si Ryan. Babe, huwag kang lalapit sa kanya at baka masak sa kanya. Kinakabahang sabi pa ni Giselle. O ano? E dinatakot din kayo mga hayop kayo? Ryan, tiniis ko ang lahat ng pananakit mo sa akin. Yung pananakit ninyong dalawa sa akin, pero hinding-hindi ko hahayaan na pati anak ko ay saktan ninyo, lalo ka ng babae ka. Punong-puno na ako sa inyong dalawa at matagal ko na kayong gustong patayin pareho. Pero hindi ko gagawin yon dahil ayaw kong masira ang buhay ko at ang buhay ng anak ko nang dahil lamang sa mga basurang kagaya ninyo. Naiiyak sa galit na sabi ko. Mama, tama na po. Huwag niyo na po silang awayin. Umalis na lang po tayo dito. Ayoko na po dito sa bahay. Ayoko na po kay Papa. Pakiusap pa ng anak ko. Aalis talaga tayo dito, anak, at kahit kailan, hinding-hindi na tayo babalik dito. Magpakasaya kayong dalawa sa impyernong bahay na ito. Sigaw ko sa kanila.
Papadudot nang makita kong sinasaktan ni Giselle ang anak kong si Maya ay parang biglang nabasag ang helmet ko ng pagpapakatanga sa kinakasama kong si Ryan. Oo, sinabi ko na kaya kong tanggapin lahat ng mura, sigaw at pananakit nila sa akin ni Giselle, pero hindi ko papayagan na pati ang anak ko ay saktan nila. Mabuti na lang talaga at napigilan ko ang sarili ko na isaksak sa kanilang dalawa ang hawak kong kutsilyo ng araw na yon. Kung hindi lang talaga ako niyakap ng mahigpit ng anak ko at hinila palayo sa kanila, siguro ngayon ay nasa kulungan na ako at pinagdudusahan ang pagpatay ko sa dalawang tao. Kaya nang mabitawan ko ang kutsilyo ay nagmamadali na akong pumasok sa kwarto at inimpake ang lahat ng gamit namin ni Maya habang sina Ryan at Giselle ay nagkakulong sa kanilang kwarto. Hindi na ako nagpaalam sa kanila at mabilis kong isinama paalis ng impyernong bahay na yon ang anak kong si Maya. Papadudot, doon muna kami dumiretso ni Maya sa bahay ng kapatid ko at nang malaman ni nanay ang nangyari sa amin ay kaagad din siyang umuwi sa bahay. Doon ko na nga pinagtapat sa kanya ang lahat-lahat ng nangyari sa akin sa bahay ng partner kong si Ryan kasama ang babae niya. Galit na galit din ang nanay ko noon sa kanilang dalawa at ilang ulit niya akong tinanong kung bakit daw ba hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Kaya daw pala nangangayaya talaga ako at palaging may pasa sa katawan. May hinala na rin daw sila sa nangyayari sa akin pero hinihintay na lamang niya akong mismo magkwento sa kanya ng lahat. Papadudot, ilang ulit din akong humingi ng tawad sa nanay ko dahil sa pagsisinungaling ko sa kanya at pati na rin sa mga maling desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Nasira ang lahat ng mga plano niya sa akin noong nag-aaral pa lamang ako. Sa halip na makatapos ako ng pag-aaral at makatulong sa kanya ay mas inuna ko pa ang sarili ko pati na rin ang nararamdaman ko. Pero ang sinabi ni nanay sa akin ay wala daw akong dapat na ihingi ng tawad sa kanya. Kung may naging pagkakamali man daw ako, yun ay ang pagpili ng lalaking mamahalin ko. Pero at least ngayon daw ay tuluyan na akong natauhan at sa wakas ay nagawa ko na rin iwanan si Ryan. Papadudot, may 6 na taon na rin po ang nakakalipas mula nang umalis kami ng anak kong si Maya sa bahay ni Ryan. Nakalipat na kami ni Maya sa isang bagong apartment at may regular na trabaho na rin po ako. Mas magaan at maayos na ang buhay namin mag-ina ngayon sa tulong na rin ng nanay ko. Papadudot, hindi na ako muli pang bumalik sa bahay ni Ryan o hindi ko na rin siya kinontak kahit sa text o tawag man lang. Ganon din naman siya sa akin at parabang wala na talaga siyang pakialam kahit man lang sa anak namin na si Maya. Pero wala na rin akong pakialam pa sa kanilang dalawa ni Giselle. Dahil ang mas mahalaga po sa akin ngayon ay masaya kaming magkasama ng anak kong si Maya. Papadudot, maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko para sa gabing ito. Naniniwala po ako na kahit papaano ay nakapag-iwan ng malaking aral sa ating mga kastorya na nakikinig ngayon ang naging kwento ko ng buhay. Huwag lang po talaga sana nating kalimutan na bago tayo magbigay ng pagmamahal sa ibang tao ay mas mahalin muna natin ang ating mga sarili. Ang inyong masugid na tagapakinig, Liza. Ang lahat ng pagsasakripisyo ay nasusuklian ng tama. Dapat alam din natin kung kailan tayo oras ng sumuko para mas mahalin naman ang ating sarili. Maraming salamat, Liza, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel at isa kang ulirang ina para sa anak mo at minsan ding naging mabuting may bahay para sa asawa mong hindi ka pinahalagahan. May oras na nakakagawa tayo ng desisyon na akala po natin ay tama pero hindi pala. Dumaan ka doon, Liza. Yung paggawa ng mga desisyon na para sa pangarap mo na isang buo at masayang pamilya. Hindi naging madali ang lahat para sa iyo pero ang mahalaga ay nagawa mong bitawan ang pangarap na yon para sa iyong sarili at sa anak mo na si Maya. Mga ka-online, sa isang relasyon, palaging may isa na mas nagmamahal. Pero sana kung alam natin na masyado nang naaabuso ang pagmamahal natin ay matuto po tayong mag-let go at piliin na mas pahalagahan ang ating mga sarili.
Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.